Kayo namang lahat ay qualified. Sabi ko lang sa inyo, Sir Makasap. Kayo namang lahat ay qualified. Sinasabi ko lang sa inyo, Sir Makasap. Paano kasi yung kasama ko makakuha sa... Naku po! Buti inamin mo yan. Ikaw hindi kita magbibigyan kasi yung asawa mo ay nabigyan ng DSWD. Thank you for being honest, ha. Hi sa mga viewers ng Kurt TV. More power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel. And for our today's video ay ipapakita ko nga po sa inyo ang proseso para ma-qualified ka at ma-validate ka sa pagkuha ng Pasig Supplemental SAP. Actually guys, meron tayo ngayong na-interview na limang magkakapatid na iniwan ng kanilang mga magulang. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click mo na rin ang bell button sa gilid para mas mabilis kang ma-notified sa mga latest videos ko. To know more about the video, let's all watch this. Ito ang Barangay Ilugin. Dadayuhin nga sila ng aming SAP team upang ma-validate at ma-interview ang bawat pamilyang Pasigueño dito. Nang sa ganon ay ma-qualified sila at mabigyan ng 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP. Okay, so ganito ha. Kayo ay magkakapatid. Ha? Sa pananampalataya. Okay. Kayo ay magkakapatid. Kayong tatlo ay may asawa na. Tama? So, sa makatawid, kayo ay may kanya-kanyang pamilya. Sino ang may asawa? Taas kamay. Taas kamay, okay. Kayong tatlo na may asawa at may anak. Tama, may anak. So, malamang hindi kayo kasal. Live-in lahat, pero may mga anak. So, ang live-in na may anak ay i-qualify natin yan. So, sa makatuwid, kayong tatlo na may mga anak ay qualified kayo. Ito naman, si ate, may anak, wala. So, single ka pa lang. So, dahil wala dito ang inyong magulang, sino ang tumatayong head of the family? Ikaw. Ikaw na single, papasok ka dito sa kanya. Kasi may buhay ka pang kapatid eh. Siya ang bumubuhay ngayon sa'yo, tama. So kung may trabaho ka minsan, kayo naman ang nagsusupport sa kanya. Sumatotal, kayo ay magkakasamang magkakapatid. Wala lang kayong magulang pero meron kang nakatatanda. Siya ang bumubuhay sa kanya. Ngayon, bibigyan natin siya ng 8,000 pesos. Iko-cover ka niya doon. Kasi ikaw yung head of the family nila. So bibigyan natin ito ng 8,000 pesos o bibigyan pa namin ng sarili mong food coupon. Kayo lang. So, kayo namang lahat ay qualified. Sinasabi ko lang sa inyo, Sir Makasap. Paano kasi yung kasama ko makakuha sa... Naku po! Buti inamin mo yan. Wala na. Pag-loko na lang siya. So, hindi. Kasi meron pang ano eh. Meron pang bunsong kapatid eh. So, ang iaano natin dito, siya ang tatayong head of the family niyo dahil meron pa siyang sinusuportahan na bunsong kapatid. Tama? Aalisin ka na namin sa frame. Aalisin ka na namin sa picture. Ang tatayo ng panganay ito. Kasi may binubuhay pa kayong kapatid na maliit. Ha? So bibigyan din natin siya. Ikaw hindi kita magbibigyan kasi yung asawa mo ay nabigyan ng DSWD. Thank you for being honest, ha. Kasi matitrace din yan doon eh kung hindi ka sa akin nagsabi ng totoo eh. Ha? Ngayon, ang tatayo nating head of the family si Madam. Pero dito po sa ano mo, sa beneficiary mo, ilalagay mo yung bunso mong kapatid, ha. Ito ang ilalagay nilang beneficiary yung mga anak nila. Yung mga ang ilalagay nitong beneficiary ay mga anak nila. Naintindihan mo yung proseso, ha? No hard feelings. Importante nagsabi ka sa amin ng totoo. Kasi kung hindi ka nagsabi sa amin ng totoo, baka kaso abutin mo. Ha? Okay tayo doon. Ikaw ang bibigyan ko ng 8,000 form. Ng form. 8,000 form. Ikaw ang bibigyan ko ng form kasi meron kayong binubuhay pa na bunso kapatid. Where is the youngest child? Pwede ikunin mo siya? So ito yung bunso. Doon ka kay ate. So ang lalabas kasi niyan, ikaw ang parent niya. Napakaswerte nitong bata, o diba? In the absence of your parents at si panganay ay nakakuha ang asawa sa DSWD, ikaw ang tatayong parent nito. Yan ang ipaglalaban mo dun ha. At sabi mo, wala kayong magulang, iniwan na kami, ako ang tumatayong magulang ng kapatid ko. Mabibigyan natin kayo. Kasi may kapatid kang bata. Okay? So, erase ka na sa pray natin ha. Ikaw si 56, ikaw si 57, ikaw si 58. Yung dulo yung tignan nyo ha.
Sama si Mama yun. Thank you, ah. So, dahil tama naman yun, may kanya-kanya kayong ballpen. O, isang ballpen gamitin nyo. Maganap pa ng ballpen, kuya. Para kanya-kanyang hawa na lang ito. So, ikaw si 57, 56, ate, 57, 58. Ha? Binigyan kita dahil meron kang binabuhay na kapatid. Ha? So, isang pamilya pa rin naman kayong matuturo. Kung wala tong kapatid na to, automatic single ka. Gets? Pero dahil may bunso pa pang kapatid, binigyan natin niya ng itasang toto. Ha? So, naiintindihan niya na yung proseso. Okay? Mga anong years ba natin yung ballpen? Ay, si pakisulatan ko. 56, 57, 58 ha? Pangalan mo. Ikaw pagkiklaim. Ito pagkiklaimin mo pa ko. Pangalan mo, tapos pirma. Ha? Ay, wala ka pa bang ganito? Wala ka pa. Dito naman tayo. Ang requirements na ipapasa nyo sa akin ay may nagyoyosi na may ano ako. Ang requirement na ipapasa nyo sa akin, your ID, valid ID, photocopy ng inyong valid ID, birth certificate nito. I'm sure naman meron to, di ba? Birth certificate nito. O, hindi mangingi kayo ngayon sa barangay, nakapatid mo yan. Hindi ko alam kung paano ka yan. Mangingi kayo sa barangay, nakapatid mo to. May barangay ito na nagsiprint. Yung barangay clearance, nakapatid mo to. Sa Damayan kasi kayo pupunta. Pag napirmahan nyo to, pag napilapan nyo yung form nyo, pipila kayo sa Damayan, covered court. At meron doong barangay officials na magbibigay ng kung wala ko itong pagkakakilanlan. Ha? Ikaw? Pwede po ba sa akin? Kasi baptismo lang kasama ko. Basta lahat ng supporting documents na magpapatunay na anak nyo yan. Pag wala yung birth certificate, humingi kayo ng barangay clearance na anak mo yun. Ha? At valid ID mo. Siguro naman may valid ID ka. Okay. Kasi yung nag-iisip ko na naiwan ko sa probinsya. O hindi kayo ng barangay clearance. Meron na po kayo nag-iisip certification. Ikaw, ganun din ang problema mo. Meron pa akong pilihan na yung ID. Basta, ang requirement nyo, valid ID nyo, valid ID nyo, valid ID nyo. Pag walang pagkakakilanlan, humingi kayo sa barangay ng barangay clearance. Tapos birth certificate ng inyong mga anak. Pag wala pa rin doon, hihingi nyo yun sa barangay lahat ng pagkakakilanlan ng inyong mga anak. Okay, lahat ng supporting documents na magpapatunay na anak nyo, mga yan, ipakita nyo. Parang hindi kayong question. Pasok kayo sa guidelines, yun lang requirements na yun ang hihingi namin dahil ayaw namin na lumabas na nagsisimuhaling kayo. Nag-gets na? Okay. So, ito ang form ni 56, ito ang form ni 57, ito ang form ni 58. Okay tayo din lahat. Salamat po sa inyong kooperasyon. Step 2. Ito ang system validation. Pagkatapos nga namin kayong ma-interview sa inyong mga tahanan, ay dito naman ang inyong tungo. Sa loob ng mga tablet na yan, ay nakalagay ang pangalan ng bawat pamilyang Pasigueño. Kaya malalaman talaga natin kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Kaya sa mga susunod pa naming barangay na pupuntahan at mga bahay na i-interviewin, magsabi na po kayo ng pawang katotohanan para mas mapabilis po ang proseso natin ng pagbibigay ng Pasig Supplemental SAP. Step 3. Ito naman ang pagador o payout section. Pagkatapos mo ngang ma-validate sa online system at ikaw ay qualified sa Pasig Supplemental SAP, congratulations dahil ikaw ay makakatanggap ng tumataginting na 8,000 pesos Pasig Supplemental SAP. Kaya naman, marami pong salamat sa ating mga taxpayer, sa ating Pasig City Council, sa lahat ng Pasig Supplemental SAP team, at sa ating Mayor Vico Soto. Thank you po, Mayor. Nagbigay niyo po kami ng ayuda ng 8,000. Patingin ng 8,000. Taas pa daw yung 8,000. Ayan, very good. Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa Mayor namin na si Vico Soto at saka sa mga taxpayer po namin. Malaking bagay at tulong po sa pamilya namin. Salamat po kay Mayor Vico sa bigay niya po sa amin, sa tulong niya. Okay. At saka sa kapatid niya.
sa tax form sa mga kasama na po. Parang may tono yung pasasalita mo. Muslim ka ba? Ay, very good. Oh, bilang ikaw ay Muslim, ano ang masasabi mo sa bumubuo ng mga Muslim community? Anong masasabi mo sa kanila na nakatanggap ka ng 8,000 pesos? Maraming pasalamat po sa kanila. Unidal po sa kanila. Hindi po namin ito matatanggap. Yun, salam alaikum! Ito, Muslim pala si Sir. Masayang-masaya ka ba ngayon na nakatanggap ka ng 8,000? Sobra po, kuya. O, saan mo kaya magamit yung 8,000 na yan? Para po sa kasus ng anak, siyempre. Wow! Woo. Sabi mo daw, oy, pay-pay, tapal-tapal mga 8,000 dito. Wow, talaga. Masaya ka ba dyan? Okay, thank you so much, Sir, ha? Thank you very much, po. Gano'ng kahalaga ang 8,000 sa'yo, ome? Mahalaga talaga sa akin to kasi marami akong manap. Oh, ipaypay mo nga ito kung talagang mahalaga. Ipaypay mo nga dyan. Hipan-hipan mo nga. Okay, salamat. At yan po muli ang pinakahuling balita sa pagbibigay ng Pasig Supplemental SAP. Marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!